and through the thick and thin. Guys, our video tutorials for today is about how to make sambusa cheese. So actually, you can do it curry, but I used to use this one because more tasty compared to curry. I don't know if which is tasty for you, but for me, I prefer this one. Is for me is I feel tasty. So ito ang liliit ng ating kuan, guys, ang liliit ng ating sambusa. Ito ang liit, kaya ano, kinakat ko yung curry. Pag malaki yung ano niya, guys, pag normal yung size ng sambusa wrapper, so huwag mong ikat yung curry, whole one hole yung ilalagay natin sa ilalim. So since maliit yung wrapper, kaya ko kinakat yung cheese. So yan, yun yung ginamit natin. So yun po yung mga ingredients ng ating sambusa. So sambusa, cheese, pinaka-easy lang po yan, guys. Naging gawin. Madali lang yan. Kahit makapikit pa yung mata mo. So yan po yung ingredients, cheese. So ito yung ginamit ko. Pack triangles. So pwede din curry. Then yan ang ano natin, maliit. Maliit na kuan, maliit na size sa sambusa wrapper. So let's start. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and Vlog TV and hit the notification bell all para updated po kayo every time na may bago tayong upload. So now kailangan nating mag-gloves, guys. Ayoko yung ano, guys. Kailangan magamit tayo ng gloves. Actually, hindi ito yung gloves na pang ano talaga, guys, sa cooking. Pero okay na din to. Maghugas ka lang. Maghugas ka lang ng hugasan mo lang yun kaysa wala. Kaysa magkamay ka, diba? Ayoko yun magkuan. So, ito yung ginamit natin na cheese, curry. Hindi siya curry, guys. Pack triangles. But merong curry, pwede mo yun gamitin. Tsaka ito, kinakat na natin kasi maliit yung wrapper natin. So, let's start to do it. Madali lang to, guys. Promise. So, madami siya, guys. Kukunti lang yung ano natin. So. So, magawa na tayo. So, dito, guys, ito, ganyan lang. Gawin mo lang parang sarungsong at ilagay yung curry. So, ang liliit kasi, guys, tingnan mo. Para siyang, ano, guys, triangle na paputok. So, kapag pina-fry mo siya, guys, kailangan mo siyang lagyan dito, dikitan dito kasi ano yan, pag ipa-fry mo. Pero since ang gagawin ko is i-oven, sununid na po siya na may dikit. Okay? Pag i-fry mo siya, pag i-oven, so okay na hindi dikitan. So ganyan lang yan, guys. Ang liliit, no? Ang cute ng sambusa ko. Parang laruan. Oh, ganyan lang siya. Ganyan. So, pwede mo siya anuhan, guys. Pwede mo siya hiwaan para siya label. Yon. Dali lang to, guys. Promise. So, pwede din kayong magawa ng sambusa. Spinach. Masarap din yun, guys. Ilagay. Ipalaman yung spinach.
pwede mo katingan para siya label. Ayun. Maliit yung triangle natin, guys. Nakadepende sa size ng sambusa wrapper. So, very easy lang. Yan yan, simple as that. So, madali lang to. So, ako minsan, hindi ko na yan kinakatingan, guys. Kasi ako lang naman ang kumakain. Yung kapatid ko, hindi man kumakain ito. Ayaw na yung may cheese. Iwan ko ba dyan? So, minsan, gawing pang snacks, kapag walang snacks, or pang dinner, ito na yung kinakain ko, guys. Parisa ng milk or ano, juice, wala na, tudas na. So, merong sambusa wrapper, guys, na masarap. Meron akong ano yung sinunda nito, masarap siya na wrapper. Crispy pag i-oven mo siya. Madali lang gawin. Pinakamadali lang gawin ito. Konti lang naman kasi pang snacks ko lang eh. Ako lang naman ang kakain. Pang snacks din. Pang dinner or breakfast. Eh, yun, ginagawa ko. Pwede ka gumawa ng sambusa, vegetable, or sambusa with chicken. Ganyan, guys. Kahit ano, pwede naman ipalaman ito. Depende na sa'yo kung ano yung ipalaman. Gumawa ako ng sambusa na chicken, tapos mixed vegetables. Masarap din. Mas masarap yun, mixed vegetables. Lutuin mo muna yung vegetables. Tapos, ito kasi guys, magawa ka nito, may ano yun, kailangan mo ng kuan. Meron siyang sauce, magawa ka rin ng sauce. Pero ako hindi na, ngunit na mag-sauce. Hindi kasi ako masyadong maanos at matamis. Hindi ko prepare yung sobrang tamis. So, ito, kinakain ko na lang siya kahit walang sauce after maluto sa oven. Madali lang. Madali lang ito gawin. So, kung may occasion, pwede ka magawa ng sambusa. Either vegetable ang ilagay mo sa ilalim or cheese. So, pwede yun. Mixed vegetables, guys. Lutuin mo, tapos lagay mo dito. Tapos i-oven. Sarap. Busog ka na. So, yan, madali lang. Very simple lang naman ang sambusa, guys. Hindi na lang sa'yo kung ano yung ilalagay mo mga palaman. Ayan o, kita ka ang liliit ng samosa wrapper ko, kaya maliliit yung cheese ko, hinihiwa ko siya. Pero kung malaki yung normal size na kuan, samosa wrapper, so no need na nga cut yung cheese, enough na yung isang piraso.
Nasanay kasi ako guys na mag-gloves guys. Ayaw ko yung maglamili yung kamay guys. Tapos magluto, mag-ano, mag-kaw-kaw-kaw-kaw ng mga kinakain. Ayaw ko yun. Parang feeling ko dumi. Lalo na ngayon guys, may corona. Corona! Yan na. Tapos na guys. So, natapos na ang aking kuan. So, ito na siya guys. Ito na ang ating ginawa. Ito yung ating finish na ginawa na sambusa cheese. So, yun po. I-oven natin mamaya. So, masarap na yan. So, yan lang po ang ating video tutorial for today. Sana po marami kayong natutunan. So, kung bago ka pa lang sa channel natin, yan po yung istsura ng ano, ginawa ko. Kunti lang naman kasi pang snacks lang. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click subscribe and vlog TV and hit notification bell all para updated po kayo every time na may new upload videos po tayo sa ating channel. So God bless everyone and thank you so much for watching my video and hope na marami po kayong natutunan lalo na sa ating mga video tutorial na ina-upload. So I hope you learn something from it. So God bless everyone and thank you so much for supporting us and sana hindi kayo magsawa na supportan ang channel ko po and vlog TV. So, thank you and bye. Yun lang po. Ito na po guys yung sambusa natin na niluto sa ating oven. So, before you put in the oven, make sure that you brush an olive oil on the top on it. The more tasty and crispy.